Ang topic natin ngayon, bakit tumataba ang edad 40 pataas at ano ang gagawin para hindi tayo tumaba. So magbibigay ako ng mga tips. Ha? So ito bagay sa edad 40, 50, 60. Lalo na yung mga lumalaki yung tiyan. Number one, ano ba ang dahilan? Ba tayo tumataba kapag tumungtong sa edad 40? Kasi bumabagal na yung ating metabolism. Ito yung paggamit o pag-burn ng calories mula sa pagkain. At kapag 40 pataas, humihina na ang metabolism mga 5% kada 10 taon. So tataba ka ng mga around 1 pound kada 2 linggo. O ibig sabihin, 30 pounds sa isang taon. So napansin nyo ba, bakit tumaba kayo ng mga 10 to 25 pounds? At mas tumataba din yung inyong baywang o yung inyong chan o waistline. Number two, dahilan bakit tayo tumataba. Lumiliit ang muscle natin kapag umiidad tayo. At nababawasan ng 7 pounds kada 10 taon yung bigat ng ating muscle. E ang muscle ang tagagamit ng calories mula dun sa pagkain. At dahil nga lumiit ang muscle, mas hindi ka na makaka-burn ng calories. So bawas na ng 400 calories kada araw ang kayang i-burn ng ating katawan. So dapat bawasan nyo na rin ang kinakain ninyo. Number three, yung menopause. Kapag nag-menopause, bumababa estrogen. Pag nag-andropause, bumababa ang testosterone sa lalaki. So yung energy requirement natin, nakita nila less na rin ng 15% kumpara noong 25 years old tayo. Kaya lang, yung kain na ginagawa natin, pareho nung 25 years old tayo. So ang resulta nun, tataba tayo. So dapat mas umiidad, less ang kakainin, pero quality. Ituturo ko po sa inyo yan sa mga tips natin. At kapag bumaba ang estrogen ng isang babae, yung tendency ng katawan niya, mag-retain ng fat dun sa bandang tiyan. Kasi dun siya kukuha ng estrogen mula sa fat cells dun sa tiyan. Kaya napansin nyo, mas tumataba ang tiyan ng mga babae. Number four, yung mga sedentary lifestyle o yung hindi gumagalaw, hindi nag-ehersisyo. Kasi nga, busy ko no, very busy, maraming ginagawa. So ang resulta nito, liliit din ang muscle natin. Sabi ko nga, 7 pounds kada 10 taon ang ililiit ang muscle natin. Ayon sa pag-aaral ng University of Pittsburgh sa 500 na kababaihan, yung may pinakamataas na weight gain ay yung mga sedentary o walang kakilos-kilos sa buong maghapon. Ito yung number 5 natin. Yung pinakadahilan, bakit tayo tumataba? Stress. So sisihin natin yung stress sa buhay natin. Ang tawag nga dito, toxic stress triggers. Ibig sabihin, ano ba ang nagpapastress sa atin? Ano ang nagtitrigger? Bakit nai-stress ang isang tao? At ang tendency, dadamihan yung pagkain. Ito po ang mga nakita nila sa pag-aaral na dahilan ng stress. Una, low self-esteem, mababa yung pagtingin sa sarili. Isa pa, maaring na trauma ng bata, baka laging sinasabi, ay, ang cute-cute ng bata, ang taba-taba. Pero may epekto pala sa'yo yun. Next, na dahilan ng stress, yung nakipaghiwalay sa asawa, iniwan ng asawa, o na hiwalayan ng partner. Napakatindi po ang stress na dulot nito. Next, syempre, umiidad na tayo, umiidad din yung magulang natin. So, kapag nagkasakit na ang magulang natin, so alam mo, mag-aalaga ka na ng magulang, magiging caregiver ka na, maiiba na ang routine mo sa buhay, may trabaho ka pa, may pamilya ka pa. So, stress trigger po yon. Yung pag-aalaga na may sakit na magulang, maaaring ng asawa o ng anak na may sakit. Next, trabaho o career. Gusto mo tumaas ka dun sa inyong opisina o trabaho. At syempre, gusto mo, tingin nila sa'yo, lagi kang perpekto. Pero ang dulot nito ay matinding stress. Tignan nyo rin, baka naman may sakit kayo sa thyroid o may metabolic syndrome kayo. So, pa-check kayo sa doktor. At lastly, dahil nga mataba kayo, sinusubok nyo lahat ng fad diets o yung yo-yo diet. So, gusto nyo magpapayat, kukontian nyo yung pagkain ninyo. Nako, naranasan ko ho yan. So, gagawin ko, konting kanin,
tapos lagi lang tuyo. So ang nangyari, pag blood test nyo, mababa pala yung potassium nyo, bumaba yung CBC ninyo. So dahil nagkaloko-loko na ang blood test nyo, babalik kayo sa pagkain ng madami kasi nagkasakit na kayo. So yun, tumaba tuloy kayo kasi payat taba, yun ang nangyari. At saka yung mga babaeng edad, 40, 50, 60s, na na-stress dahil sa magulang, trabaho, asawa, anak, mas naglalabas sila ng mas maraming stress hormones. Ang mas stress hormones po natin, yung adrenaline, tsaka yung cortisol. So, may resulta po sa isang tao ang pagkakaroon ng stress. So, kung pwede, matugunan natin, ma-solve natin na yung problema sa stress. Kailangan magkaroon ng solusyon para mabawasan o matanggal ang stress ng isang tao. Kasi pag hindi natanggal ang stress, ito po ang mangyayari. Hindi ka na makaisip mabuti. Ang taong stress, hindi makaisip mabuti, hindi makaalala, mas nagiging malilimutin. Tapos, pag stress ka, di ba parang sabik na sabik ka kumain, nagki-crave ka. Eh, ang problem, ang gusto mo kainin, ice cream, tsokolate, eh di ba lahat yan mga pampataba. So, ang tendency, tataba ka. Tsaka, pag stress ka, syempre, pagod ka, no, mas mababa immunity mo. Nakita nila, may kaugnayan yon sa sakit. Increase ang risk mo ng infection, mas nagkaka-ulcer sa tiyan, high blood ka na, may allergy, may sakit sa puso, may sakit sa kidney. So may korelasyon lahat yan. Tapos yung isipan natin, yung mental health natin, may epekto syempre ang stress. Mas nadidepress tayo, mas barisa or anxious tayo, iba-iba yung moods natin o yung kalooban natin, mabilis tayo magalit, frustrated, bigo. Eh yun na nga, di ba? Pag sabi nako kasi nagme-menopause na yan. Pero actually, mas mabilis tayo magalit kasi very stressed tayo. At kapag stress, hindi makatulog. So, insomnia ang nangyayari. Kaya marami puyat sa gabi. So, ito po ang mga tips na pwede natin gawin para hindi tayo tumaba o mabawasan ang pagtaba sa edad 40, 50, 60. Ito po yung 15 tips natin sa pagkain. Number one, damihan nyo po yung pagkain ng prutas, gulay, kasi marami itong phytochemicals, vitamina, mineral, antioxidants, tsaka fiber, so para hindi kayo magkasakit. Yun po ang dadamihan ninyo. Huwag po yung mga carbohydrates. Number two, bawasan nyo yung dami ng kinakain ninyo, pero gawin yung quality. Diba sabi ko nga, lumiliit yung muscle. So, kailangan nyo source ng protina, katulad ng isda, mga beans, yung mga munggo. Pwede din po yung mga beef, lamang dagat. So, lasahan mo po itong mga ito. Siyempre, gusto natin iba-ibang lasa, pero konti lang ang dami. Huwag masyadong madami. Pero isavor mo or lasahan mo mabuti. Para meron ka pa rin source ng protina para sa pagliit ng iyong muscle. Number three, iwas po dun sa maraming asukal, katulad ng pastries, ng mga cakes. Iwas na po yan. Di ba nga yung dessert? Pag stress tayo, balik ta rin mo yung dessert. Masinahanap natin yung matatamis. So, iwas-iwas muna dyan. Number four, iwas na rin sa soft drinks, sa mga cafes, cafe latte, iced tea, wine. Kasi po, dagdag 100 calories yan dun sa kakainin natin. Number five, sabihin mo, nako, deserve ko magkaroon ng treats or rewards. Pwede naman po i-schedule natin. Tapos, gawin nyo lang po once or twice a week. Pwede naman po kayong mag-reward sa sarili. Halimbawa, gusto nyo ng ice cream bilang reward. Isang scoop lang. Pero gawin nyo na full cream ice cream. Huwag na po yung mga fat-free, hindi lang kayong masasayahan doon. So, ang ibig ko bang sabihin, kapag magre-reward tayo, i-enjoy nyo, i-schedule nyo once or twice a week, lamang. Pero wag sobrang dami. Yung tamang dami lang. Number six, yung appetite o yung gana natin kumain. Kasi, nare-remind din tayo ng mga magagandang pangyayari sa buhay natin. Halimbawa, ang ibig kong sabihin, di ba, pag sinabi natin lechon, naalala natin, Pasko, fiesta, birthdays, pwede naman po tayo maglechon. Konti lang, wag pong marami. So, allowed po yon, basta lahat ng kakainin natin, in moderation. Mas maganda nga sinusukat natin yung ating kinakain. Number seven, siguraduhin nyo na kapag breakfast kayo,
Kasi ang agahan ang pinaka-importanting meal sa buong maghapon. Tsaka huwag niyong palalagpasin ng 9 a.m. Kailangan before 9 a.m. nakapag-agahan na kayo o breakfast. Number 8, ang gusto ko is small frequent feedings. Mga 5 beses pero konti-konti. Almusal, konting merienda, tanghalian, konting merienda, hapunan. Sabi ko nga, ang agahan hanggang 9 a.m. sa magmerienda kayo konti, maaring isang saging lakatan or latundan, tapos tanghalian, tapos sa bandang hapon naman, may isang merienda kayo, pwede isang maliit na nilagang kamote, pwede din po yun. Basta within 2 p.m. nakapagtanghalian na kayo. Tapos yung hapunan nyo, bandang mga 6 to 9 p.m. Tapos sa hapunan, konti na lang po ang kakainin natin. Huwag ho nating dadamihan kasi matutulog na tayo. Number 9, tubig, napakahalaga. Kailangan naka 8 glasses of water tayo. Tandaan natin, yung mga skin natin, kulubot na, so kailangan natin ng water. At ang tip pa, pwede kayong uminom bago kayo kumain para medyo busog na kayo. Mas konti na lang yung makakain yung main meals. Number 10, lagi kayo may handang lakatan, latundan, nilagang saging, nilagang kamote o yung mga matatabang na biskwit para kapag nabisi kayo sa inyong trabaho, meron kayong madudukot. Kasi ang problem sa mga taong nagutom, eh yung susunod na meals nila, ang laki-laki na, punong-puno na yung plato nila. So hindi na nila matansya na naparami na pala yung kanilang kinain. So wag sobrang gutom para hindi mapadami dun sa next main meal mo. Number 11, unahin mo na po yung sopas, gulay, salad. Ito po, magandang pampabusog. Tapos, konti na lang yung main meal nyo. Tapos, ang lutuin mo yung mas may sabaw, yung mga tinola, nilaga, sinigang, para quality, pero mas madaming sabaw ang kakainin mo para pampabusog. Sabi ko nga, damihan yung mga low calorie at pampabusog tulad ng mga gulay. Number 12, pag may sobrang pagkain, iuwi mo na lang, ibalot mo para kinabukasan, merong kayong kakainin. Eh kung ang trabaho mo taga-simot ng mga kinain ng anak mo, huwag ka na munang kumain. Hintayin mo silang matapos, saka mo simutin yung mga tira-tira nila. Kasi pag kumain ka na, tapos sisimot ka pa, aba, di ang dami mo nang nakain. Pag malaki naman yung order, makihati ka na lang dun sa kasama mo. So, huwag pabalik-balik sa buffet kasi alam ko manghihinayang ka dun sa binayad mo. So, kung pwede nga, sukat yung ating kakainin. Number 13, focus sa pagkain. Mabagal lang para malasahan mo at ma-enjoy mo yung kinakain mo. Kasi yung mga mabibilis kumain, ang tendency na karami ng pagkain, hindi naman nila na-enjoy. Number 14, ipacheck. Magpa-check up tayo once a year. Baka naman may problema na tayo sa thyroid natin o may tinatawag na tayong metabolic syndrome. Yung bumibigat tayo, tapos may high blood tayo, mataas yung cholesterol natin, may diabetes pa tayo. So, check up. Number 15, mag-ehersisyo. Isa sa magandang ehersisyo, yung paglalakad. Yung paglalakad ng 1.6 kilometers or 1 mile, nakakabawas na huyan o nakaka-burn ng 100 calories mula dun sa ating kinain. Eh nako, bakit ba kailangan pang gumalaw-galaw o mag-ehersisyo? Marami pong benepisyo ang pag-ehersisyo. Ito po yung mga gusto nyong itanong tungkol sa exercises. Eh makakabawas ba ng sintomas yan ng menopause? Ayon sa isang malaking pag-aaral, 1,600 na kababaihan, tinanong nila, yung mga nag-ehersisyo, mas hindi nag-report ng hot flashes kumpara dun sa mga taong walang kagalaw-galaw. So nakita nila, mas naiba yung focus nila. Hindi na nila napansin yung mga sintomas ng kanilang menopause. Number 2, yung ehersisyo ba nakakapagpababa ng incidence ng sakit sa puso? Oo, may correlation. Kasi yung mga taong kulang sa galaw, napansin nila, mas nagkakaroon sila ng sakit sa puso. Bababa ang blood pressure ko dyan. Nakita nila kapag nag-ehersisyo, mas lumalakas yung muscle ng puso. So, mas nakakabomba ng dugo. So, ang resulta nun, mas bumababa ang kanilang blood pressure. E sa cholesterol, yes, ang ehersisyo, pinapadami yung HDL o yung good cholesterol at pinabababa naman yung triglyceride. So, yung mga tao nagtataka ba't mataas ang triglyceride nila, pwede po kayong mag-exercise. May epekto ba ang exercise sa immune system? Oo, pinapagana nito kasi yung hormonal system natin. Yung mga stress hormones nila, nino-normalize niya yung level. Pero yung estrogen, yung progesterone,
mas ginagamit niya. So, mas epektibo yung paggamit. So, mas epektibo din yung immune system mo. E pagdating sa bone density o tibay ng ating buto, yung ehersisyo at tamang pagkain, kailangan mo ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin K para tumibay ang ating buto. Next na tanong, yung protection ba sa kasukasuan o joint? Siyempre, sumasakit na, kaya nga ayaw mo nang gumalaw. Actually, pinamalalakas ng exercise ang muscle doon sa gilid ng mga tendons o ligaments natin. At mas nagsi-circulate yung dugo. So, mas nabibigyan ng dugo at lymph dun sa mga soft tissues. So, mas gusto ito ng ating mga joints o kasukasuan. Kaso masakit na arthritis mo, paano pa ba mag-ehersisyo? Actually, pwede tayong mag-exercise pa rin katulad ng mga tai chi kasi mas nababawasan yung kerot o kaya mas magagalaw mo yung mga joints mo. Napansin nila, mas lumalawak yung range of motion. Yung mga dating di mo maigalaw, mas maigagalaw mo lang. Tandaan lang, kailangan may warm up at saka may stretching bago kayo sumabak sa ehersisyo. And lastly, may epekto ba ang ehersisyo sa ating mental health? Yes, lalo na kung nalulungkot kayo or parang depressed kasi yung beta endorphins ay mas nailalabas. Ito po yung mga pampaganda ng moods. So, sa mga nagtataka, bakit kayo tumataba, edad 40, 50, 60, sana sundin nyo yung mga tips ko para hindi tayo masyadong tumaba. Yun po ang magagawa natin para lumiitin ang ating tiyan kapag tumungtong nasa edad 40. Salamat po.